7 seats with fuel efficiency. Papasok dyan yung 1.5 liter na makina. Yan ang isa sa pinaka-kino-consider natin sa pagbili ng sasakyan. Ngayon, samahan nyo ako sa pag-compare ng Mitsubishi Expander Cross at Toyota Rush for this episode. Let's go! For our dimensions, sa Expander Cross, we have 4,500mm in length, 1,800mm in width, 1,750mm in height, and for our ground clearance, we have 225mm. Sa Rush naman, we have 4,435mm in length, 1,695mm in width, 1,705mm in height, and for our ground clearance, we have 220 millimeters. Overall, mas malaki ang dimensions ng Expander Cross. Interesting lang yung sa ground clearance. Based sa numbers, mas malaki kasi ng 5 millimeters yung Expander Cross. Pero pag titignan mo sa personal, mukhang mas mataas naman yung sa Rush. Siguro dahil unibody yung sa Cross, while may frame naman itong Rush. For our engine, ang Expander Cross ay mayroong 1.5 liter, 4 cylinders, 16 valves with a maximum output of 103 horsepower at 6,000 RPM and a maximum torque at 141 Nm at 4,000 RPM with 4-speed automatic transmission and front-wheel drive. For Toyota Rush, we have 1.5 liter, 4 cylinders, 16 valves with a maximum output of 102 horsepower at 6,000 RPM and a maximum torque at 134 Nm at 4,200 RPM with 4-speed automatic transmission. And lastly, ang Rush ay rear-wheel drive. Sa engine, almost the same lang ang Rush and Expander Cross. Ang notable difference nila ay yung rear-wheel drive ng Rush, which is rare in this segment. Now, let's compare the front fascia of both cars. Naka-dynamic shield design pa din yung Expander Cross, but with additional muscle sa lower part ng ating front bumper for rugged look. LED na yung DRL nito. Yung headlights, LED na din. And sa baba ng headlights, yung turn signal. Then, yung fog lights ng Expander Cross, LED na din. Ito naman yung sa Rush. Same sila na Expander Cross na rugged design for macho look. Ito naman yung LED headlights. Sa loob ng headlight, nandito yung LED DRL. Then, sa bandang baba ng headlight, nandito naman yung ating halogen turn signals. Dito sa baba, yung halogen fog lights. Sa gilid naman, ang Expander Cross ay mayroong chrome finish side mirror with integrated turn signals. Meron din itong functional roof rail with rear spoiler. Merong chrome accent sa bintana and door handles with smart key. Ito yung matte black plastic body cladding sa paligid ng buong sasakyan. Ito naman yung gulong ng Expander Cross, 17 inches, two-tone alloy wheel. Sa Rush naman, meron din tayong integrated turn signals sa side mirror.
Then we also have chrome accent in the window. Yung door handles nito, naka-smart key na din. We also have functional roof rail with rear spoiler. Meron ding matte black plastic body cladding ang Rush sa paligid ng buong sasakyan. Pagdating naman sa gulong, same lang ng size, 17 inches, two-tone alloy wheel. But for me, mas gusto ko yung design ng rims na itong Rush. Ito naman yung likod ng Xpander Cross with LED taillights, rear wiper, and brake light. Naka-shark fin antenna na din. With reverse camera. Dito sa baba, meron ulit ilaw. Sa trunk space, we have 150 liters of trunk space capacity pag nakaangat yung third row seats. Pero, meron pa tayong additional hidden storage dito sa likod. Hindi ka talaga mauubusan ng storage dito sa Xpander Cross. Ang maganda pa dito, napa-flat fold natin ang third row seats, which automatically converts our trunk space capacity to 1,600 liters. Ito naman yung likod ng Rush. Mukha talagang Fortuner, no? Kaya nga ang tawag din na dito, Baby Fortuner. Meron na ding shark fin antenna, third brake light, defogger, and rear wiper. Meron na ding reverse camera with parking sensors. Sa trunk space, we have 213 liters of trunk space capacity pag ginagamit natin yung third row seats. Ito naman yung space kapag nakaangat yung third row seats. Kaso hindi natin na-flat fold yung third row and second row seats. So ganito yung itsura niya. So definitely mas malaki talaga yung space sa Xpander Cross. Ito yung itsura ng interior ng Xpander Cross. So meron tayo ditong two-tone accent, color brown and black. So hard plastic yung ating dashboard with fake stitching. Ito naman yung infotainment system ng Xpander Cross, 7-inch touchscreen display with Bluetooth and mirror link connectivity. Leather wrap na ang mga upuan ng Xpander Cross. Yung kulay niya, again, combination of black and brown. Pagdating naman sa quality ng leather, okay lang din naman. This is my normal driving position. So yung knee space ko, ang luwag pa niya. So around ganito, around 3 inches. Then yung head space ko naman, mga isang dangkal pa. Pagdating dito sa interior ng Xpander Cross, so makikita nyo, naka-leather wrap siya. Malambot din naman yung kanyang leather wrap. Then meron tayong brown accent here, na nagdudugtong siya hanggang sa kabila. Same dito, meron din siyang another accent na parang carbon naman. Carbon Lodi. So very premium yung ating first row seats. Ngayon, check naman natin yung sa Toyota Rush. Ito naman yung interior ng Toyota Rush. So combination siya ng black and white accent. Siguro yung iba iniisip na dumihin yung color white na accent. Pero sa amin guys, based on our experience, hindi pa naman siya dumudumi. Then yung upuan dito sa Rush, hindi siya naka-leather. Fabric seats lang. Ito naman yung infotainment system ng Rush. 7-inch touchscreen display with Bluetooth and web link connectivity. Dito naman tayo sa interior ng Rush. So as you can see here, leather wrap din yung ating steering wheel. Then meron tayong mga buttons dito. Wala nga lang siyang cruise control guys. So yung Xpander Cross, meron siyang cruise control. Then, this is my normal driving position. So meron pa ako ditong knee space na around 3 inches. And then yung head space ko naman, mas maliit siya ng onte compare sa Xpander Cross. Siguro around 4 to 5 inches. And dito, meron din tayong ditong accent, color white accent. Compared doon sa Xpander Cross na meron namang brown and black accent. Dito naman sa second row ng Xpander Cross, sobrang luwag niya guys. Kaya siguro siya Xpander dahil very expanded ng space. Tingnan nyo, around 8 to 9 inches na yan. Then pagdating naman dito sa headspace, mga around 6 inches din. Isang dangkal. So, napakaluwag niya dito guys. Meron din tayo ditong aircon vents. With individual controls. And very premium. Leather wrap na rin yung ating seats. So, check naman natin sa third row. Dito sa third row, so sakto lang siya guys, no? Very, nakasagad na yung ano natin, yung second row. Pwede kasi siyang i-atrasabante. So, para sa height ko na 5'7", nakadikit na yung tuhod ko. So, sakto lang siya. So, I recommend this
third row seats para sa mga mas bata or mga 5'5 or below. Dito naman sa second row seat, guys, so mas maliit din yung space niya, no? So around 4 to 5 inches lang then compared to sa expander cross na napakaluwag talaga. Meron din tayo ditong aircon vents with individual controls. So kung maiko-compare ko talaga yung cross and Toyota Rush, pagdating sa space, panalo talaga yung cross. Mas maluwag siya, guys. Ngayon, check naman natin yung third row. Okay, so pagdating sa third row seats, so as you can see here, yung tuhod ko, mayroon pa siyang onting space. So mas malaki siya, no, compared to sa cross. So okay din tong third row seats ng Rush, no? I recommend this para sa mga 5'6 or below na height. Pero pagdating sa akin, yung height ko around 5'7, okay pa rin naman, kasyang-kasya. Then yung head space natin dito, ang liit na lang, siguro mga 1 inch na lang to. So yun. Then yung accessories naman natin, meron tayo ditong power outlet. Then meron din tayong speaker sa magkabilang side. Ito naman yung safety features ng Rush and Expander Cross. Halos same lang din naman sila, except sa airbags. Yung Expander Cross kasi, meron lang dual airbags para sa driver and front passenger seats. Samantalang yung Rush, meron siyang 6 airbags. Imagine 6 airbags at this price point. Safe na safe ka talaga dito. Ngayon, i-drive naman natin itong Expander Cross and let's compare it to Toyota Rush. Let's go! So ito, guys, no, in terms of steering wheel, halos same lang talaga sila ng Rush gaan. Siguro mas maganto ng onte pero almost the same lang din naman. Pagdating sa ride comfort, very smooth naman siya, guys, no? Para ka lang nagda-drive ng sedan. Very smooth. Planted talaga yung ano niya, yung sasakyan sa daan. Pero gusto ko dito yung acceleration niya, guys. Talaga may hatak siya, no? Pareha sila ng Rush na automatic transmission. 4-speed automatic transmission. Pagdating naman sa ride height natin, no? Compare sa Rush, mas mataas yung Rush. Parang feeling mo nagda-drive ka ng sedan na very smooth. So, sakto lang yung height niya, no? Mas mataas siya definitely sa normal na Expander. Pero pag yung ride height compare sa Rush, mas mataas ng onting sa Rush. Pero yung visibility, okay na okay din talaga, guys, kasi napakalaki ng windshield niya. Tapos itong pillar A, oh, itong A pillar natin, manipis lang siya compare sa Rush. So, mapabawasan yung ating blind spot. Mas kitang-kita natin siya ng maayos. Tapos ito, kung napapansin nyo, guys, isa yan sa pinakamagandang feature niyan. Imagine, nakikita mo yung daan dyan, no? May salamin siya. Diba compare sa ibang cars, nakatakip yan. Dito, kitang-kita nyo, guys. So, bawas talaga yung blind spot natin. Ayun, oh. Naririnig nyo ba yung makina? Ayun. So, definitely, this is 1.5 liter. So, medyo marinig natin yung makina talaga pag sinagad natin yung silinyador. Check natin yung paakyat niya. Bali, tatlo kami ngayon dito nakasakay. Okay naman. So, definitely maririnig natin yung makina. Pero, kayang-kaya niya. Dire-diretso lang, guys. Smooth. So, guys, hindi lang natin matetesting yung cruise control kasi kailangan nasa highway tayo. Pero, yun yung additional dito na advantage na feature ni Expander Cross kay Rush. Kasi meron siyang cruise control. Okay, so ngayon, itadrive naman natin yung Toyota Rush para ma-compare sa Expander Cross. So ngayon, guys, no, so basically ito, naramdaman natin yung steering wheel niya. Halos the same talaga siya ng steering wheel feel nung sa Expander Cross. Parehas silang magaan, pero I think mas magaan ng onti yung sa Expander Cross. Sobrang gaan kasi niya, guys. Ito magaan na to, pero mas magaan pa yung sa Expander Cross. Okay, so pagdating sa driving visibility, napansin ko lang, guys, na mas malaki talaga at mas malapad yung windshield ng Expander Cross. Plus yung addition dito, meron siyang salamin dito, guys, compare sa Rush na nakatakip. So yung visibility ng Expander Cross, I think is much better. Pagdating naman sa driving position, mas mataas ng onte itong sa Toyota Rush. Kasi yung sa Expander Cross, mas pababa siya and mas planted yung pakiramdam mo sa daan. Depende na sa inyo yun, guys, kung ano yung mas gusto nyo. Yung mas mataas ba for better driving visibility or yung mas mababa naman para mas feel nyo talaga yung daan. Nasa sa inyo na yun. Pagdating sa ride comfort, I think mas comfortable yung Expander Cross, guys, no? Kasi kahit ganun kalaki yung sasakyan, parang sedan lang din yung feel ng pagdadrive ko. Dito naman sa Toyota Rush,
medyo may onting alog siya kasi mas malaki at mas mataas yung ground clearance niya. So acceptable din naman kahit paano. Ito namang Toyota Rush, meron siya konting alog guys, no, pagdating doon sa mga malubak na daan compared sa Xpander Cross. So mas ramdam natin yung alog dito. Pagdating naman sa fuel efficiency, ang Toyota Rush ay nakakakuha ng 7 to 9 kilometers per liter sa city driving, 14 to 16 kilometers per liter naman sa highway driving. Sa Xpander Cross naman, in city driving, we have 9 to 11 kilometers per liter. Then sa highway driving, meron naman tayong 16 to 18 kilometers per liter. So definitely, mas matipid sa gas itong Xpander Cross compared sa Toyota Rush. This is the price of the Xpander Cross versus the Rush top of the line G variant. So mas mahal lang 155,000 yung Xpander Cross. For my final verdict, pagdating sa exterior, yung Toyota Rush ang nagustuhan ko. This is subjective naman, no? Pero kasi pagdating sa akin, mas gusto ko talaga yung macho look ng Toyota Rush. Pagdating naman sa interior, sa Xpander Cross ako. Dito medyo malayo yung lamang ng Xpander Cross compared sa Rush. Mas premium kasi talaga yung interior ng Xpander Cross. And I think dito talaga napunta yung additional price ng Xpander Cross. Plus yung space and storage ng Xpander Cross, mas malaki talaga compared sa Rush. Sa driving impression, gusto ko yung ride comfort ng Xpander Cross. While sa Rush, gusto ko talaga yung mataas na ride height. Kitang-kita mo kasi talaga yung daan. Overall, if you have an extra budget, and if you want to have a better ride comfort with premium interior, then go for the Xpander Cross. Pero kung gusto mo naman ng better ride height, and one of the safest car in this segment, then go for the Toyota Rush. And mas mura pa to. Meron din akong detailed car review ng Xpander Cross and Toyota Rush. So check nyo lang yung YouTube channel ko. So yun lamang guys, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. And see you soon. Thank you!